pagdadasal, ito naman, walang schedule. It is a continuous connection with God throughout the whole day. You think of Him always, lagi mo siyang iniisip, kinakausap, bumubulong-bulong ka ng mga dasal mo, Lord, sana malaglag sa hagdanan to. Pero alam niyo ba, kaya bang itolerate ni Lord yung mga ganong dasal? Kaya? Kaya. Galit mo nga, kaya niyang itolerate. Kaya lang, hindi niya kayang sagutin. Lord, galit ako niyan. Lord, sana. Si David, alam niya, nagdadasal sa Old Testament. Lord, sapakin mo itong mga kalaban mo. Pasagin mo mukha. Smite them in the cheek. Broke. Break their teeth. Ganyan yung mga dasal ni David. Let them sleep. Madulas sila. Sana, Lord. Pero, alam niyo, gusto ni Lord ako, anong laman ang puso mo, sabihin mo. Hindi yung filtered, yung magaganda. Lord, hallelujah, praise the Lord. Ikaw ang Diyos ng katastaasan, kalangit-langitan. Ikaw ang Diyos na dakila. Pero nagtutugon na yung puso mo, sabihin mo, anong laman yan? Kaya pakinggan ni Lord, hindi ma-open si Lord sa'yo. Grabe ka naman, anong ka pa ng Diyos? Na-stumble si Lord sa sinabi mo. Hindi ganun si Lord. Kaya niyang pakinggan yung kalokohan mo. Kaya-kaya niya. Sabi mo sa katabi mo, kaya-kaya pakinggan ni Lord yung kalokohan mo, kasalanan mo. When you tell Him the real you, kaya niyang itolerate. Kaya niyang intindihin. Pero sagutin, of course, not. Okay? So be honest with God. Ano man yung gusto mong dasal, sabihin mo. Because praying is connecting with God. Minsan nga yung pamilya, di ba? Hindi naman lagi masaya yung pamilya eh. Pero, kunyari, sa pamilya, nag-aaway kayo buong pamilya. Minsan-minsan, 7 days a week. Kunyari, nag-aaway kayo. Anong kagandahan nun? Kunyari, lima kayo sa pamilya, tapos lima kayo nag-aaway-aaway. Every week. Anong good news nun? Alam niyo kung anong good news? Buo kayo. May bonding pa rin kayo nangyayari. Lima pa rin kayo every week. Hindi kayo nag-iiwa-iwalay. Every week, away kayo ng away. Pero nandiyan pa rin kayo. Wow! Diba? Buo ang pamilya. Buo ang pamilya. Parang kay Lord Lab. Kahit kalokohan yung sinasabi mo, misa inaaway mo si Lord, misa nag-i-repent ka, pero nakikipag-usap ka pa rin sa Kanya. May bonding pa rin kayo. Kayang pakinggan ni Lord yung kalokohan natin. Okay, just be honest. Kaya ngayon, magsasabi ka, I need someone to talk to, madaling araw. Si Lord, ready, anywhere, anytime. Hello? Yung kanyang signal, laging malakas. Yung kanyang linya, laging open for you. So it is a continuous communication or connection with God. Anong gagawin mo sa wide prayer? Kahit ano, basta yung connect. Sipin mo lang siya, alalahanin mo lang siya. Whisper words of prayer. Blessing, Lord, binibless ko to. Lord, i-bless mo ako. O kaya nagpipraise ka kay Lord, thank you, I praise you, God. Worship, or anuman, kahit negative, o humingi ng tulong. Anytime, anywhere. Itong pray wide, kahit saan, walang lugar, walang specific na lugar, walang specific time. Naglalaba ka, naglalakad ka, nakasakay ka sa jeep, o kahit anong ginagawa mo, pwede. Pero yung prayer deep, kailangan may lugar. Kailangan may oras. Ito wala. Parehong kailangan ito. Jesus' commitment for wide prayer. Luke 3. Ang dami kasi, doon na lang ako sa Luke nag-stay. Kumuha ko na ilang mga verses sa Luke na patunay na yung prayer wide na to is just a habit of Jesus. Luke 3:21, nung siya ay binautismuhan ni John the Baptist, nagpe-pray. Pagdating niya sa wilderness, pinuntahan din namin ito sa Israel, yung wilderness kung saan siya nag-pray. 40 days, nag-pray and fasting siya. Pagbaba niya, nag-minister siya sa mga tao, nagpagaling, maraming ginawa. Pagkatapos siya mag-ministry, nag-pray. Unlike yung mga Christian, matapos tumugtog, matapos mag-preach, matapos mag-gawa sa care group, nagre-relax, nagpapahinga na, nakakapagod mag-ministry. Si Jesus, imbis na mag-relax, nag-pray. Nag-pray. Luke 5:16. Ang daming demand, ang daming kailangan, hinahanap siya ng mga tao. Star na siya, superstar na siya, rockstar. Asa si Jesus? Pag ginawa ni Jesus, lumayo. Tayo, pag hinahanap ng maraming tao, masyado tayong demand.
tuwan-tuwa naman tayo, wow, sikat na sikat ako ngayon. Hinahanap nila ako, kailangan nandiyan dyan ako. Pag wala ako, hindi matutuloy ang programa. The show must go on, kailangan nandun ako. Si Jesus, hindi ganun. Ah, ako na yung gusto niya. Ah. Sige, alis na ako muna rito. Laging si Jesus, gusto niya give space to the people. Hindi siya nagtitik advantage na sikat ako ngayon. Hindi, lumayo siya. And what he did? Pray. Mas gusto niya kausap ang Diyos kaysa sa mga tao. Totoo lang, ako po, introvert ako eh. Mas gusto kong kausap ang Diyos at libro kaysa sa mga tao. But I talk to people. That's why when I talk to people, I tell them, don't waste my time. My time is very important. When I spend time with you, that means you are important. Don't waste my words, my counsel, and my advice, and my time. Pag kinausap ko yung tao, mahalaga ka. Kaya kita kinakausap. Kaya don't waste it. Ganun din si Lord. So, you withdraw. Luke 6:12, before making important decision, pipili siya ng mga leader niya ng overnight